Nagkaroon nga ng bigayan ng punla dito sa aming barangay, kaya naman ang hingi ako at gusto ko rin magtanim. At heto naman ang aking batsa, manghihingi naman ako ng lupa. At syempre ng sako, nanghingi ako dito sa aking hipag dahil marami siya. At syempre di ako nga itatanim ang mga punla, kaya naman nagpusod na ako para naman ready na at kinuha ko ang upuan. E binaba ko nga pala ang mga halaman para na rin madaling kunin. At syaka heto, naglabs ako. Not para naman safe ang aking kamay. At ito, isa-isa ko ngang lalagyan ng lupa ang sakong hiningi ko kay Hipag. Bali, anim nga pala ang nahingi ko. O heto, ganyan lang ang ginagawa ko. At merong batang pusa ditong pakialamero. Ay, napakapasaway nga na pusa na rin at gusto palang tumulong. Sinasaway ko naman siya at yung halaman ko naman ang pinagtripa. Aalis ko nga sa tabi ko at ang ginawa ba na may nagsirko-sirko dito sa aking harap. At heto, malapit na ako matapos. Naubos nga pala ang lupa, kaya naman humingi ulit ako ng panibago. Dahil marami pa akong lalagyan at maraming ang punla ang aking nahingi, heto nga pala ang mga sakong, nilagyan ko ng mga lupa. At magsisimula na nga pala ako magtanim at heto ang aking mga punlang nahingi, may sili, kamatis, talong, etong upo, hindi ko alam kung saan ko pagbabagingin, may papaya at syempre, naglagay na rin ako ng pataba dito dahil hindi raw pwede na pure ang gamitin at malusog-usaw ang halaman. Kaya naman kailangan eh haluin dito sa lupa bago itanim ang mga halaman na yan. At heto, inumpisahan ko na nga ang pagtatanim ng mga halaman. Dalawa nga pala ang inilagay ko sa bawat isang sako at para naman kasi magkasya sa sobrang dami kasi kung iisa-isahin, kulang ang aking mga sako. Heto na ang lahat ng aking punla. At ayan, naitanim ko ng lahat yan. At heto nga ang aking kamatis. O, sa sobrang mahal na kamatis, syempre magtanim na lang tayo. At isa-isa ko ngang iaakyat dito sa taas yan. Dito sa terrace ko ilalagay ang mga halaman ko. At heto, ayan, naiyakyat ko na nakakapagod. At syempre, mag-o-over the bakod ako dito sa aming terrace para sa bubong ko ilagay. At heto nga, umakyat na ako. Oh, Diyos mio, nakakapagod at mahirap palang bumaba dito. O, pak, ang init ng iyero. Dito ko nga pala ilalagay ang mga halaman ko, syempre. Kailangan ako nga pala ng kahoy para may sagkuan na aking mga halaman. Dahil kung hindi, ay baka naman gumulong sa kalsada. Dahil dito, kapag may dumadaang sasakyang malalaki, ay para kang nililindol. Yumayanig, kaya naman kailangan ng sagkuan. Itatali ko nga pala yan para naman hindi dumusdos. Ay, sayang naman ang effort ko kung ito ay malalaglag lang sa kalsada. Ito na kasi ang literal na kapag may itinanim ka, ay tsak na may aanihin ka. At syempre, nagpatulong nga pala ako kay Kulas na ibaba lahat yan dahil hindi ko naman kaya kung ako lang ang mag-isa. Ay, kaya ganda nga naman talaga na may halaman dito. So, yun, update ko na lang kayo kung lumaki ba o namatay ang aking halaman na to. So, see you on my next vlog!